Kamusta mga amigo? Quinn Cook waived by Los Angeles Lakers. Ano kaya ang mga dahilan bakit binitawan ng Lakers si Quinn Cook? At Houston Rockets, binitawan na rin si DeMarcus Cousin. Iyan ang ating aalamin mga amigos, pero bago nga yan, kung hindi ka pa nakapag-subscribe ay mag-subscribe ka na amigo bilang suporta. Si Quinn Cook mga amigo ay dati nang i-waive ng Los Angeles Lakers sa pagsisimula ng 2020-21 NBA season. Ngunit muli itong pinapirma ng Lakers para punan ang kanilang 15th roster spot. Si Cook ay gustong-gusto ng Lakers dahil na rin sa masyado itong professional at maganda ang kanyang contribution sa locker room. At higit sa lahat, lagi siya nakasuporta sa kanyang ka-teammate kahit na hindi siya naipapasok, at kung may pasok man ay garbage time na mga amigo, pero wala tayong marinig kahit na isang reklamo dito kay Quinn Cook. Matapos niyang matalo ng tatlong sunod-sunod, ang Lakers ay talaga naman kitang-kita at obvious na obvious kung ano ang kailangan nila. Yun nga, ang isang big man na kayang protektahan ng rim, lalo na ngayon na wala si Anthony Davis dahil na rin sa injury. Si Gasol ay hindi athletic center na pwede makaprotekta sa rim, gaya ng dati na nasa Memphis pa siya, dahil ngayon ay masyadong mabagal na itong si Gasol. Kahit na rin sa opensa ay hindi na rin siya maaasahan. At ito naman si Montrezl ay undersized para sa center position. Ayon kay Sham Sharanian ng Athletic and Stadium, na kaya binitawan ng Lakers itong si Quinn Cook ay para magkaroon ng free roster spot at higit sa lahat magkaroon ng flexibility para makakuha ng player sa buyout market. Napapabalita din na si DeMarcus Cousin ay isa sa tinatarget ng Lakers, at ngayon nga ay ibinalita ni Sham Sharanian na i-release na ng Houston Rockets si DeMarcus Cousin. Posible kaya mga amigo na magkatotoo na makuha siya ng Lakers? Sa palagay niyo mga amigo, bagay kaya si DeMarcus Cousin sa Los Angeles Lakers o maghanap na lang sila ng iba? Dahil sa mga injuries na sinapit ni DeMarcus Cousin ay nahihirapan na siyang makabalik sa dati niyang laruan, pero may shooting pa rin talaga itong si DeMarcus Cousin at maaasahan pa rin sa poste. Subalit, mabagal na rin ito pagdating sa depensa na tiyak na may iwan ng mga mabibilis na gwardya. Bukod kay Cousin ay may mga rumors din na tinatarget din ng Lakers si Andre Drummond na pwede lang makuha ng Lakers kung ibabuy out siya ng Cubs. Kaso medyo malabo ito mga amigo. Andyan din si Hassan Whiteside na hindi naman masyadong ginagamit ng Sacramento Kings, kaya pwedeng makuha ng Lakers kung sakali. Na-link din sa Lakers si Ersan Ilyasova na may kakayahang ma-stretch ang floor dahil sa kanyang 3-point shooting, kaso hindi siya masyadong malakas pagdating sa depensa. Si Rondi Hollis Jefferson ay na-link din sa Lakers, isang player na talaga naman matindi ang hustle para makakuha lamang ng bola, at higit sa lahat, isang elite defender sa kahit na anong posisyon maliban lamang sa sentro. Si Jefferson ay kayang-kayang bantayan ang mga katulad ni Kawhi at ni Paul George dahil na rin sa kanyang bilis. Naandyan din si Dwayne Dedmon na free agent pa rin hanggang sa ngayon. Sino nga ba mga amigo sa kanila ang pwedeng makuha ng Los Angeles Lakers para punan ang kanilang pangailangan? Kayo mga amigo, sino ang gusto nyong kunin ng Lakers? Isulat lamang inyong opinion sa comment section at aking babasahin yan. At kung nagustuhan mo naman ang ating video, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe, like, and share. At i-hit mo na rin ang notification bell para wala kang ma-miss ng mga bagong videos na aking i-upload. Maraming salamat po. God bless.